Chef! Chef! Tulungan mo ko! Bakit? Anong nangyari? Si Kara, parang aswang na siya. Usap-usapan sa amin sila Mang Anteng at asawa niyang si Aling Leonora. Inaresto sila ng mga pulis dahil sa tinitinda nilang siomay. May nakapagdip kasi sa barangay na yung pinakasangkap ng siomay nila ay karne ng pusa. Labag kasi sa batas na gawing pagkain ng mga hayop na kain ng pusa. Nakubuti na lang, hindi tayo tumikim ng tinda nila Anteng. Pusa palang karne na ginagamit nila. Ano bang pumasok sa utak ng mag-asawang yun? Ang mura naman ng karne sa bayan. May pera naman sila. Diyos ko, ang tao nga naman. Minsan, kung ano-ano na lang ang naiisip. Sabi ni Papa habang kumakain kami. Tahimik lang akong nakikinig sa usapan nila ng nanay ko. Naalala ko bigla na muntikan na pala akong bumili noon. Mabuti na lang, pinigilan ako ng kaibigan kong si Kara. Uy Sasa, halika muna rito. Pag-awat niya sa akin noong malapit na ako sa tindahan nila Mang Anteng. Ano ba? Bibili ako eh. Kulo mo. Sabi ko naman sa kanya. Hinila niya ako palayo doon at saka nagsalita ulit. Huwag kang bibili sa kanila. May chismis na karne ng pusa ang ginagamit nila. Sige ka, baka sumakit ang tiyan mo. Sabi ni Kara. Nagsalubong ang mata ko nung una. Sinunod ko na lang ang sinabi niya. Kahit pa sa loob-loob ko, hindi pa talaga ako kumbinsito. Pero kinabukasan nga, hinuli si Mang Anteng at Aling Leonora. Laking pasalamat ko na lang kay Kara. Sabi sa'yo, di ba? Tama yung sinabi ko. Sabi ni Kara na makasalubong ko siya sa daan. Salamat. Pero, bakit kaya nila ginawa yun? Tanong ko na lang. Hayaan mo na. Samahan mo na lang ako. Sabi niya. Ha? Saan naman tayo pupunta? Magkagabi na. Sabi ko naman. May bago akong alam na tindahan ng siomay. Legit to best. Safe and clean ang siomay. Masaya niyang sapi. Saan na naman yan? Sigurado kang malinis dyan ha. Baka mamaya niyan, aso naman ang ginagamit na karni dyan. Pabiro ko pang ganti sa kanya. Tangiks, legit nga yun. Yung gumagawa ng siomay, professional chef sa bayan yun. Kuwapo pa. Nasasabik na sabi ni Kara na akala mo bata. Nagpunta kami doon sa sinasabi niya. Walking distance lang naman mula sa amin. Nasa pinakabuka na kasi yun ang barangay namin. Pagpunta namin doon, napansin namin na may mangilan-ngilan nang bumibili. Nang lumapit kami, tumingin agad sa amin yung tindero. Guwapo nga siya, maputi at matangkad pa. Sa tindig pa lang niya, halata ng totoong kusinero talaga siya. Dalawang order nga po ng siomay ninyo. Gusto ko po ng matigas na siomay. Malanding sabi ni Kara sa lalaki. Ano pang pinagsasabi mo ha? Sabi ko sabay siniko ko siya. Magandang gabi sa inyo. Ako po si Chef Clarence. Pwede po bang maupo muna kayo habang hinihintay ninyong inyong order? Sabi ng lalaki. Kilig naman ang kaibigan kong malanti. See? Napaka-gentleman pa. Nakangiting sabi ni Kara. Pagdating ng order namin, biglang nakatanggap ako ng text sa kapatid ko. Ay, ikaw muna Kara. Nagkaaway kasi ang nanay at tatay sa bahay. Diyan ka muna. Sabi ko sabay takbo ng mabilis. Wala namang pakialam si Kara noong mga sandaling iyon. Dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang gwapong tindero ng siomay. Hindi ako nakatikim ng siomay ni Chef Clarence. Inubos lahat ni Kara yung mga in-order niya. Kinabukasan ng gabi, nag-text ako kay Kara para ayain siyang mag-siomay. Pero hindi siya nagre-reply. Kaya mag-isa na lang akong pumunta ng siomayhan. Makakain nga muna. Di ko pa natitikman tong siomay. Napahinto ako sa paglalakad nang mapansin ko sa Chef Clarence sa likuran ng tindahan niya. Tulala siya at parang nanlilisik ang mga mata. Nakatingin lang siya sa ibaba. Wala siyang customer ng mga oras na iyon. Medyo nailang ako sa kanya, kaya
hindi na muna ako tumuloy. Naisipan ko na lang na dalawin si Kara sa kanila. Pagdating ko doon, naabutan ko siya sa pintuan nilang nakaupo. Huy, anyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Bex, nahihilo ako. Nanlalambot ako. Parang gusto kong kumain. Sabi niya. Aba, edi kumain ka. Wala ba kayong pagkain? Naku, may panglanti. Pero walang pangkain. Natatawa ko na lang nasabi. Hindi siya sumagot sa akin. Sa halip, bigla na lang siyang nagsuka. Kulay green ang kulay ng suka niya. Parang may lumot-lumot din. Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalala kong tanong. Parang gusto kong kumain ng ano. Sabi niya pa. Ng ano? Hinawakan ko siya sa balikat. Lumingon siya sa akin ng seryosong mukha. Nang tao. Tugtong niya. Tinapik ko pa siya kasi akala ko nagpipiro lang siya noong mga oras na iyon. Para kang timang. Ano ka? Aswang? Pabiro kong tanong sa kanya. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Kakaiba na yung tingin niya sa akin noong mga sandaling iyon. Nang makaramdam ako ng sakit sa kanyang pagkakahawak, nagpumiglas na ako sa kanya. Ano ba? Uy, ano pang problema mo? Lalo akong nagtaka kasi bigla na lang namula ang kanyang mga mata. Naglalaway na rin siya. Sasa, umalis ka na. Pakiramdam ko, kakainin kita. Sabi niya habang nasusuka ulit. Kadiri ka naman. Ano yung pinagsasabi mo? Sabi ko pa sa kanya. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang bigla itong lumundag sa akin. Nahawakan ko ang leg niya. Kakagati na kasi niya ako. Mabuti na lang na itulak ko agad siya palayo. Mahaba na ang mga kuko niya. Kakaiba na rin ang itsura ng mukha niya. Diyos ko po, Kara! Sigaw ko at nabulahaw ang mga kamag-anak niya sa loob ng bahay. Dali-dali akong tumakbo palayo doon. Pero hinabol pa rin ako ni Kara. Kumagapang na siya sa lupa papunta sa akin. Nang matanaw ko ng tindahan ng siyamay ni Chef Clarence, agad ko siyang hinanap para humingi ng tulong. Chef! Chef! Tulungan mo ko! Sabi ko sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya sa akin. Si Kara! Parang aswang na siya! Nanginginig kong sabi. Pero nagtaka ko. Kasi wala man lang ginawa sa Chef Clarence. Habang si Kara naman, kumalma siya nang makita na si Chef. Chef? Tawag ko sa kanya. Umiti siya sa akin ng makahulukan. Sabay tanong nang, gusto mo bang habang buhay na kayong magsama ng best friend mo? Tikman mo na rin ang siomay ko. Sabi niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tahan-tahan akong lumayo kay Chef Clarence. Nagtaka na lang ako nang makita kong lumapit sa kanya si Kara. Para bang si Chef Clarence ang amo niya. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Kaya, ang ginawa ko na lang noong mga sandaling iyon, tumakbo na ako paalis. Nakatingin pa sa akin si Chef Clarence at si Kara. Pag-uwi ko, agad kong sinumbong kay Papa ang nangyari. Pa, si Kara naging aswang! Sabi ko sa tatay ko. Ha? Anong naging aswang? Tanong niya sa akin. Ewan ko. Basta kumain lang siya ng siomay. Tapos ganun na. Sabi ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Naalarma ang tatay ko. Kaya agad siyang tumawag ng mga barangay tanod. Dali-dali nilang pinuntahan ang tindahan ni Chef Clarence. Pero nang dumating sila doon, ay wala na siya. Sabi rin ng mga kamag-anak ni Kara na abutan nilang kasama ni Kara si Chef. Kaso, bigla na lamang daw silang gumapang palayo. Nagkaroon ng imbestigasyon sa siomay ni Clarence. Napag-alaman na yung sinasahog niya palang karne doon, karne pala ng tao. At ang mas malala pa pala nito, napag-alaman din na lehitimong aswang si Clarence. Marami na siyang nabiktima at karamihan ay puro mga babae.
hindi na nagpakita pa sa Chef Clarence. Wala na rin Karen na bumalik mula nang umalis silang dalawa. Hanggang ngayon ay wala pa rin balita sa aking kaibigan.